Wala umano sa Pilipinas kundi nasa Indonesia si Dalia Guerrero Pastor, ang asawa at isa sa inaakusahang pumatay kay race car champion Enzo Pastor. Ito mismo ang ibinunyag ng pamilya Pastor. Ipinakita rin nilang nag-iba na ang itsura at pangalan ni Dalia. Ibandila mo, Jasmine Romero. Ilang buwang umikot sa isipan ng pamilya ng pinatay na race car champion na si Enzo Pastor kung nasaan na ba ang asawa nitong si Dalia. Si Dalia na lamang kasi ang huling akusado na hindi pa nahuhuli sa pagpatay kay Enzo. Ngayon, alam na ng pamilya Pastor ang dahilan. Nagtatago umano si Dalia sa Indonesia at dito siya sa Pilipinas kumuha ng mga dokumento. She got a local ID in the Philippines, Amanda Cruz, which is a driver's license ng Philippines. And then when she went to Indonesia, she married on paper Abraham Maragit. So ngayon, naging Amanda Maragit na siya, which is eventually she has a resident immigration card. Hindi umano legal ang pagpunta ni Dalia sa Indonesia. There's an underground immigration packager that will fly you in. Parang ano siya, it's like a black market. Mula umano sa Tawi-Tawi, sumakay si Dalia ng bangka papuntang Sabah, Malaysia at mula doon, lumipad naman siya sa Jakarta, Indonesia. Iba na rin ang itsura nito. Sa calling card ni alias Amanda, siya umano ay nagtatrabaho sa RR Resources bilang executive assistant. Ayon sa pamilya Pastor, inalagay na ng Interpol si Dalia sa kanilang red notice. Pero hindi raw siya madaling maaaresto. Meron din siyang somehow protection. Sino po? Si Dalia, do sa company na that she's working for. Pinapalabas niya, siya ay isang Indonesian. Sa Indonesia naman, since wala siyang ginagawang labag sa batas, hindi siya mahuli. Pero ang aming katwiran ay she is violating Indonesian laws. Pero nanindigan pa rin ang ama ni Dalia na inosente ang anak. Yung mga pastor kasi masyadong madilim ang paningin nila eh. Ako naniniwala ako na yung papel ko ay innocent. Wala silang hard evidence eh. Hindi rin daw ito makakaapekto sa depensa ni Dalia at kahit may dokumento sila, mahirap naman daw itong paniwalaan. I really don't see how it affects the absence of probable cause. Prove nila. Yan nga yung sinasabi ni Mr. Pastor na pumunta siya sa recto and she got a driver's license. Eh, nasan ba yung driver's license ngayon? Di ba nasa kanila? O sino pumunta sa recto at sino nagpagawa nun? Kahit sino pwede pumunta sa recto. Nakuha ng mga pastor ang mga impormasyong ito mula sa kanilang informant bagamat no comment pa ang NBI dito dahil patuloy pang iniimbestigahan ang kaso. Jasmine Romero, ABS-CBN News.